kayo sa Panginoong Diyos, lahat ng sa tinapan. Magsiawit kayo at siya'y pagdangal, magpakailanman. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pagkipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumaiyo inyong lahat. At sumaiyo rin. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga din po, Father. At welcome po sa pambasang dambana ni Santo Padre Pio, dito po Santo Tomas. At sa atin pong pagdiriwang na manlalamisa, isama po natin sa ating panalangin ang intensyon ng bawat isa. Ganon din na lahat ng mga nadiriwang na kanilang birthday at anibersaryo ng kasal sa araw na ito. At ganon din sa mga taong nangangailangan ng pagpapagaling ng Diyos. At upang tayong lahat ay maging karapat dapat sa misang ito, atin po munang amin at pagisihan ang ating nagawang kasalanan. Buong kapakumbabaan po nating sabihin, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha kong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang, kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawa-nawa tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ikaw ang pinagmulan ng matapat na paninindigan ng mga banal. Ang mga martir na sina San Pedro Bautista, San Pablo Miki at mga kasama ay minarapat mong tawagin upang mabuhay sa iyong piling. Matapos danasin ng krus ng patitiis sa kamay ng mga taga-usig, bunga ng kanilang pagdalangin para sa amin, mapangatawanan nawa namin hanggang kamatayan ang pananampalatayang aming pinanghahawakan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa unang aklat ng mga hari. Nung mga araw na iyon, tumindig si Solomon sa harap ng dambana ng Panginoon. Itinas niya ang mga kamay at nanalangin ng ganito, Panginoon, Diyos ng Israel, sa langit at sa lupa'y walang ibang Diyos na tulad ninyo. Tapat sa inyong mga pangako, sa inyong mga alipin, walang maliw ang pag-ibig na ipinadadama ninyo sa kanila habang sila'y nananatiling tapat sa inyo. Maaari bang manirahan sa lupa ang Diyos kung ang langit, ang kataas-taasang langit, ay di sapat na maging tahanan ninyo? Ito pa kayang hamak na tahanan ang aking itinayo. Gayunman, dinggin ninyo ang dalangin at pagsamo ng inyong alipin.
O Panginoon, aming Diyos, dinggin ninyo sa araw na ito ang panawagan ng inyong alipin. Huwag ninyong iwaglit sa inyong paningin araw-gabi ang templong ito. Yamang kayo ang may sabi na ang pangalan ninyo'y mamamalagi rito. Sa gayon, maririnig ninyo ang bawat dalangin ng inyong alipin tuwing mananalangin sa pook na ito. Dinggin ninyo ang inyong alipin at ang iyong bayan tuwing kami mananalangin sa lugar na ito. Dinggin ninyo kami buhat sa inyong luklukan sa langit at patawarin ninyo kami. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, ang templo mo'y aking mahal, Diyos na makapangyarihan. Ang templo mo'y aking mahal, Diyos na makapangyarihan. Nasasabik ang lingkod mong, sa patio mo ay pumasok, ang buo kong pagkatao'y umaawit na may lugod. Sa masayang pag-awit ko'y pinupuri buhay na Diyos. Ang templo mo'y aking mahal, Diyos na makapangyarihan. Panginoon, sa templo mo, mga maya'y nagpupugad, maging ibong layang-layang sa templo mo'y nagagalak. May inakay na kalinga sa dapi ng iyong altar, o poon hari namin at Diyos na walang kupas. Ang templo mo'y aking mahal, Diyos na makapangyarihan. Mapalad na masasabi, sila do'y tumatahan, at palaging umaawit, nagpupuring walang hanggan. Basbasan mo, Panginoon, yaring hari naming mahal, pagpalain mo po siya, yamang ikaw ang humirang. Ang templo mo'y aking mahal, Diyos na makapangyarihan. Kahit isang araw lamang, gusto ko pang sa templo mo, kaysa ilibong araw na iba ang tahanan ko. Gusto ko pang maging bantay sa pinto ng inyong templo, kaysa ako'y mapasama sa mga masasamang tao. Ang templo mo'y aking mahal, Diyos na makapangyarihan. Ang lahat po'y magsitayo. Alleluia, 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 Alleluia. Sa salita mo kitin ang puso ko. Panginoon at sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, may mga Pariseo at ilang eskribang galing sa Jerusalem na lumapit kay Jesus. Nakita nila nang ilan sa mga lagad ni Jesus ay kumakain nang hindi muna naghuhugas ng kamay sa paraang naaayon sa turong minana nila. Ang mga Hudyo, lalo na ang mga Pariseo, ay hindi kumakain hanggat hindi nakapaghuhugas ng kamay ayon sa mga turong minana nila sa kanilang mga ninuno. Hindi rin sila kumakain ng anumang galing sa palengke nang hindi muna ito hinuhugasan. At marami pang ibang minanang turo ang kanilang sinusunod tulad ng tanging paraan ng paghuhugas ng mga inuman, ng mga saro, ng mga silang tanso at mga higaan. Kaya tinanong si Jesus ng mga Pariseo at mga eskriba, bakit hindi sumusunod ang mga lagad mo sa mga turo ng ating mga ninuno? Kumain sila nang hindi man lamang naghugas ng kamay ayon sa paraang iniutos.
Sinagot sila ni Jesus, "Tama ang hula ni Isaías tungkol sa iyo, mapagpaimbabaw nga kayo gaya ng kanyang sinulat, paggalang sa handog sa akin ng bayan ko'y pangibaw lamang, sapagkat sa bibig at hindi sa puso ito bumubukal. Pagpurit pagsambang ginagawa nila'y walang kabuluhan, ang utos ng tao'y tinuturing utos ng may kapal. Niwawalang kabuluhan nga ninyo ang utos ng Diyos at ang sinusunod ninyo'y ang turo ng tao." Sinabi pa ni Jesus, "Kay husay ng paraan ninyo sa pagwawalang bisa sa utos ng Diyos, masunod lamang ninyo ang mga turong minana ninyo. Tulad nito, iniutos ni Moises, igalang mo ang iyong ama't ina. Ang magsalita ng masama sa kanyang ama o ina ay dapat mamatay. Ngunit itinuturo ninyo, kapag sinabi ng isang tao sa kanyang ama o ina, ang anumang maitutulong ko sa iyo ay kurban, alalaong bagay, inihain ko ito sa Diyos. Hindi na ninyo siya pinahihintulutang tumulong sa kanyang ama o ina. Sa ganitong paraay, niwawalang kabuluhan ninyo ang salita ng Diyos sa pamamagitan ng mga turong minana ninyo. At marami pang bagay na tulad nito ang ginawa ninyo." Mga minamahal na mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga pong muli sa inyong lahat. Alam po ninyo ay kapag ang pag-uusapan po natin ay tungkol sa Diyos, ang ating ibinibigay lagi yung the best. Kapag tayo po'y naghahandog sa Diyos, ang ating ibinibigay kung ano yung pinakamaganda. Kaya po, meron pong mga mananampalataya na tutuwing pagkatapos nila magsweldo, sila'y nag-o-offer ng something para sa Diyos. At yun ay tanda ng pagpapasalamat sa lahat ng biyaya na natanggap niya. Ngayon mga minamahal na mga kapatid, ay sa atin pong ebanghelyo na pakinggan ay binigyang linaw ni Jesus ang tunay na paghahandog sa Diyos. At nilinaw ni Jesus na ang paghahandog sa Diyos sa templo ng Diyos ay dapat hindi mapagpaimbabaw lamang o pakitang tao lamang. Sa halip, ito dapat ay nagbubukal sa puso ng bawat isa. Kaya nga sa isang pagninilay, kung ang binibigay natin sa Diyos kapag tayo nagbabalik ay the best, ang the best na handog naman natin sa Diyos ay walang iba kundi ang malinis na puso, ang malinis na isip, at ang malinis na pamumuhay. Ito yung mga handog na kalugod-lugod sa paningin ng Diyos. Kaya nga sa ibang bahagi po ng ating kasulatan, nabanggit po ni Jesus din doon na kapag kayo maghahandog, siguraduhin muna ninyong kayo walang kagalit. At kung meron man kayong kagalit at hindi pa kayo nagkakaayos, iiwan muna yung handog at makipagkasundo sa Kanya. Ibig sabihin, kahit anong ganda ng ating kaloob sa Diyos, kung tayo naman ay may kaaway, hindi kaimikan, kung tayo ay merong kagalit at hindi tayo natin kasundo, ay walang saysay yung ganong mga handog, kulang yung ganong handog. Dapat muna tayong makipagkasundo at linisin ang ating puso. Kaya nga mga minamahal na mga kapatid, sa atin pong pagbasa rin po, sa atin pong ebanghelyo, ay pinagbilinan ni Jesus na dapat ang ating paghahandog na pagpupuri sa Diyos ay hindi lamang galing sa bibig, kundi galing din sa ating puso. Huwag lamang po sanang humantong na habang tayo po'y nagpupuri sa Diyos, ang lahat ng sinasabi ng ating bibig, ang tawag ay lip service na lamang. Ibig sabihin, nasanay na tayo sa ulo na natin, parang pagbuka ng bibig, yun na yun.
Ang hinihingi sa atin ay dapat bumubukal sa ating puso at kaluoban. Kaya nga kuminsan, ano po, kapag tayo yung talagang ramdam natin ang presensya ng Diyos, may sadyang dasal ang ating puso na ibinubukal at nilalabas ng ating bibig. Ito yung dasal na galing sa kaibuturan ng puso sapagkat alam natin na ang ating puso ay nangungusap sa Diyos. Kaya nga, sa pagdiriwang natin ng banal na misa sa araw na ito, hayaan natin ang ating puso din ay taus puso magbigay at maghandog ng pagupuri sa Diyos. Atin pong namnamin ang mga salita, ang mga pagdiriwang sa loob ng misang ito, na ang pagdiriwang natin ito ay ang sama-sama nating paghahandog ng pagpuri sa kaluwalhatian ng Diyos. Hari nawa, kalakip ng ating pagupuri at pasalamat sa Diyos na way ang ating mga kahilingan sa Diyos sa tulong ni Santo Padre Pio ay makamtan ngayon at magpakailanman. Para po sa mamaghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo, mga kapatid, upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayaniyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang mga alay na aming inihain. Ngayong ginugunita namin ang mga banal na martir, at ipagkaloob mo ang aming sambahin ang ngalan mo na may katatagan sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan ngayong aming kagalakan na mga martir ay parangalan. Sila'y kapanalig naming may paninindigan na ikaw ay pahayag kahit sila'y mamatay, sapagkat minarapat mong kanilang matularan ang iyong anak na naghain ng sariling buhay. Tulad na naganap sa iyong anak, ang dugo ng mga martir ay dumanak hindi dahil sa taganlikas, kundi dahil sa iyong bigay na lakas. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana, o sana, sa kahitaasan, pinagpalang na paririto
sa ngalan ng Panginoon. O sana, sana sa kaitaasan. Kung hindi po kayang lumuhod, manatiling nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamagitan ng iyong Espiritu, gayong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya. Pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tanggapin niyo lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nang matapos ang apunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niyang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tanggapin niyo lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggantipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami ay iyong minarapat tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsalusalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Gilbert na aming arsobispo at ng tanang kaparian. Alalahanin mo rin na mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling bubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at maging dapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria ng Diyos, ni San Jose na kanyang kalinsinisang esposo, kaysa ng mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa karangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen, amen, amen. Sa gubilin ng mga nakagaling na utos at turo ni Jesus na pawin natin at Diyos, ipahayag po natin ang lakas loob. Dito sa lupa
para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad na tukso at iariya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami ay Diyas sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabika ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyong kaharian at ang kapayarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa bawat isa. Kordero ng Diyos, sa nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, sa nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, sa nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi kayang lumuhod, manatiling nakatayo na may paggalang. Narito si Kristo, ang Kordero ng Diyos, siya nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ko rapat dapat magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Handa kong ialay
Ang isa sa gawa pong second collection ay ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio at para sa pangangailangan na matatanda at may sakit na mga pari ng Arsidiosis ng Lipa. Salamat po sa inyong handog. Matid ko kung sino pastol mo, sa'yo'y nag-alaga. Batid mo rin kung sino ako. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pinagniningning mo ang misteryo ng krus sa mga martir mong banal. Ipagkaloob mong kaming pinatag ng banal na pakikinabang ay makapanatiling matapat kay Kristo sa pagmamalasakit sa tanan sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio tayo pong lahat. Padre Pio, taga Pietrelcina, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin nilalapit aming mga kagipitan, sa iyo po ibinibigin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa, sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya.
Amin pong pakiusap itong mga kahilingan, puso'y nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muli magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaisa ng Espiritu at ni Jesus tagapamagitan. Amen. Ang lahat po'y magsiupo para sa mga ilang patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang Dambana, mangyaring pakaingatan ng inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos sa pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, mga kapiyo, kami po ay humihingi ng inyong kaunting oras at pakikiisa para sa pagsusulat ng inyong pangalan at ilang detalye sa ating Pilgrim's Information Record Books na makikita sa paligid ng simbahan. Ito po ay bahagi ng documentation program para sa pagpapalawig ng datos at turismong pangsimbahan at bilang pag-alala na rin sa inyong pagbisita dito sa Pambansang Dambana. Para po sa ating mga balikbayan OFW at may mga kasamang foreigners, doon po kayo magsusulat sa International Pilgrims Record Book. Gagabayan po kayo ng ating mga tagapaglingkod. Ikatlo, sa darating na 14 ng Pebrero ay simula na ng panahon ng Kwaresma. Mangyaring pakidala po ang inyong mga lumang palaspas dito sa simbahan na ating susunugin upang gamitin sa Merkules ng Abo. Ang susunod pong misa ay sa ganap na 12 ng tanghali. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Atin pong ilabas sa tawakan ng lahat ng mga bagay na nais ating basbasan, ang mga rosaryo, imahen at dasalan. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos sa mga makapangyarihan upang tayo ay maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at dasalan. O Panginoon Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa magamit na ito sa pananalangin na nagpapalaala ng iyong kabutihan, kabanalan at pamamahal sa amin upang lahat ng dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at ng mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Tayo pong lahat, Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapas sa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpas sa walang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapas sa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpas sa walang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon at sumayin at pagpalain kayo ng makapangyarihan Diyos Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos ng misa, humayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos. Humayo na ti bahaya, kanyang pagkalingat habang
sa buhay pa.